ngayon, magre-repair tayo ng CO2. Kilala nyo ba kung anong unit ito? Ito yung sikat na unit sa CO2 natin. Ito yung tinatawag nilang Nimrod na gawa ni Sir Mario Muli. So, sabi ng kaibigan ko, may leak daw. Hindi naman tinuro kung saan yung leak. So, troubleshoot muna natin kung saan yung ayusin natin dito. Una natin gawin is kunin natin yung ano, yung scope. Tanggalin natin yung scope. Ayan, tapos tanggalin natin yung kulata niya sa unit. Ito. Flat screw lang yung ginamit dito sa ilalim. Pagkatapos nito, matanggal na ito sa may kulata niya. Basic ito sa mga may mga unit na nanimrad. Yung ipapakita ko lang dito kung paano tayo mag-leak test para madali nating maayos at saka mapadali yung proseso natin. Yan, tanggalin mo na yung silencer. At ito, paabot daw ng ano daw, tanke. Check muna natin kung walang bala ito. Kasi may hirap na pag may bala. Mag-fill tayo ng CO2 natin, baka kung may bala. At saka naka-open yung pin ito, yung bulb natin. May posibilidad na tatalsik yung bala, may matamaan na kung sino yung naka tutok doon sa dulo ng barrel niya. Kaya safety muna. Ito na, na-check ko na wala ng bala. Yan. Parang meron na. Sure na wala. So, magkakarga tayo para malaman natin kung saan nagli-leak. Ito naman yung ano, yung o-ring nito. Isa-isahin natin. Ito, magkakarga muna tayo. Yan. Pumasok naman yung CO2, pero sabi niya sa akin, nung kinabukasan daw, wala ng CO2 ng laman. So, may posibilidad talaga na may leak ito. So, ano yung una natin gawin? Ito lang yung kailangan natin. Ayan. Hindi natin kailangan na iloblog yung mismong CO2 natin na unit. Marami akong nakita niloloblog nila eh. Pero yung delikado doon kasi yung mga tubig na pumapasok sa mga parts ng CO2 natin, baka hindi natin ma-flush or makuha sa ano, sa punas-punas lang. Magkakaroon siya ng ano, ng kalawang. At kung may kalawang na yung ano, yung CO2 natin, yun na. Pangit na sa tingnan. Ayan, pumasok siya nung nilagyan natin. Yung kailangan na natin is ito. Dishwashing liquid na may tubig. At saka yung makeup brush ni Mrs. Don't worry mga bro, luma na ito. Kasi kung bago, baka tayo yung ma-repair. Una muna, dito tayo maglagay ng ano, ng dishwashing natin sa bandang dito, banda dito. Kasi may o-ring yan dito. Ayan, may isang leak na. May isang leak na akong nakita. Ayan. Ayan, bumubula. Ito na siya. Pero check natin lahat ng possible na dadaanan ng CO2 natin. Dito, maglalagay tayo dito sa dulo ng ano, sa inlet natin. Ayan. Meron ding bumubula.
So, dalawa na. Dalawa na yung O-ring na kailangan natin palitan. Yung malaki dito at saka yung inlet valve nito. Yan. Saka lipat tayo sa kabila. Dito, maganda na pala ito kasi naka-O-ring na siya. Or pinalitan lang ng O-ring. Pero copa yung design dito eh. Subukan natin kung may bubbles dito. Dito sa swing niya. Pag nag-bubbles yan, ibig sabihin yung bulb natin sa loob, may singaw din. At saka dito sa liig niya. Dito lang banda. Hindi natin kailangan ilublob. Yan. Ganyan lang siya. So, clear dito sa kabila. Walang leak dito. Yan. So, yung problema niya, doon lang sa kabila. Yung dalawang O-ring. Ayan. Bumubula pa rin. Ah. Pwede rin natin na malaman kung nagli-leak yung bulb natin pag yung dulo ng barrel natin, dulo lang, yung dulo lang. Try nating ilublob sa ano, sa dishwashing liquid. Ayan, wala. Wala. So clear yung ano natin, yung bulb natin. Ito lang. Ito lang yung dalawang ito. Yung kailangan nating ayusin. Kasi na-check natin lahat yung ano, yung mga parts nito na okay din. Dito sa kabila okay na. Pero pag nag-request yung ano, yung may-ari na palitan na lang lahat ng O-ring. So, tingnan natin mamaya kung ano. I-check ko lang kung kailangan ng palitan or hindi na. Mayroon kasing ano dito sa kabila, yung sa transfer port niya, may seal pa dito na nilalagay natin para maiwasan natin yung blowback. So, i-check lang natin mamaya. So, i-drain na natin ito. May laman pa kasi ito eh. Ito lang. Yung unit natin na ano ko na, na drain ko na yung CO2. Bali dito yung lock ng end cap natin. Hand tight lang ito kasi na-design nila na meron knurling ito. Minsan kasi yung iba napapraning ginagamitan ng ano, vice grip. Ayan, medyo matigas yung O-ring niya. Pero bakit nagli-leak? Medyo malaki na yung O-ring niya. Mahirap na nga tanggalin, pero bakit nagli-leak? So, kailangan nating i-check ng malapitan yung O-ring. Dito sa shop, pag nagre-repair kami or may ginagawa kami na leaking or checking ng O-ring, ito yung ginagamit namin. Kasi yung mga sira ng O-ring natin, hindi natin makikita pag wala tayong magnifying lens. Dapat naka-magnifying lens talaga. Ayan, i-check ko. Dito makikita ko na medyo yung O-ring niya may mga sugat-sugat. Pero pag ganito lang, hindi mo siya makikita. Ayan. Meron siyang mga sugat. Parang yung O-ring niya malaki. Parang pinilit lang ipasok. So kaya masisira yung O-ring natin. Kasi oversized siya. So try nating tanggalin. Ayan. May mga sugat sa gilid. Ito, sugat to.
Ayan. Nagfo-fold sa loob. Tin yung ano niya, yung groove ng o-ring niya. Kasi parang may nilagay silang Teflon or ano to. Kasi dapat malinis to. Walang kalawang. Parang yung pag-grove sa o-ring, merong ano. Merong edge dito sa gitna. Ayan. So, ipalinis ko lang ito kay Dodong. Yung dito sa gitna. At saka yung inlet valve. Doon paabot ng flash tong. Dalawang o-ring lang yung ayusin natin. Ayan. Malambot lang. Pero kailangan malinis. Kasi yung kalawang, ayan. Yung isang o-ring niya. Oh. Sana yung. Ito. Che-check rin natin sa magnifying lens. Yung o-ring niya, parang okay din naman. Pero ano yung problema niya? Bakit lumalabas yung ano? Yung CO2 dito sa inlet niya. Okay yung o-ring niya. Walang sugat. Ayan. Tingnan ko ano. Tanggalin ko muna. Check ko. Yung o-ring niya, hindi pa naman matigas. Pero yung tanong natin, bakit hindi siya nagsisil? May posibilidad kasi na dito sa loob, yung nilalapatan ng o-ring doon, mayroong kalawang. Yan yung ano, yung disadvantage pag nilublob mo. Kasi papasok yung tubig dito or magkakaroon ka ng ano, kalawang dito. Che-check ko muna yung sa loob. Hindi ko makita. Ah, yan. Nakita ko na. Yung sa loob na part niya, kinalawang na. Kasi sobrang tagal na nito. Hindi lang natin makita. And the joy. Ay, ito pala. Yan. Nakita nyo sa loob, yung nilalapatan ng o-ring niya is puro kalawang na. Kaya kahit bago yung o-ring mo, hindi talaga yan magsisil. Kasi hindi lapat yung o-ring sa mismong metal. Ito. Kasi yung gamit dito, hindi naman ito stainless. So, dapat i-maintain yung CO2 natin. Mag-set tayo ng schedule kung kailan natin bubuksan at saka mag-o-oil sa loob para ma-maintain ng maayos yung CO2 natin. So, kailangan lang natin gamitan natin ito ng ano, end mill. Ipasok natin sa lathe. Pasukan natin ng end mill para malinis natin yung pinakadulo. Kasi kung liha lang, minsan hindi nakukuha lahat. Hindi pa rin pantay. So, sa inlet valve niya, ito yung problema. Kailangan natin linisin sa loob. Yung o-ring naman, dito sa dulo, masikip naman yung o-ring. Bakit nagli-leak? Kasi dapat sa pagre-repair natin, hindi lang kailangan nating palitan yung sira. Dapat alamin natin bakit nasira. Eh mukhang bago pa naman. Yan yung ano, yung diskarte doon. Dapat pag alam mo may leak yung o-ring, alamin mo bakit nag-leak. Bakit nasira kaagad? Pag nakuha mo na yung cause ng problem, siguradong matagal na ito na, no, na hindi mo mabubuksan ulit.
Kasi magiging maayos na yung ano niya, yung trabaho ng bawat parts mo. May posibilidad na dito sa loob, kailangan natin i-honing. Ayan, medyo magaspang at saka maraming kalawang. Ayan, sa loob. Nakikita nyo ba kung gaano kapal yung kalawang niya? Yung problema dyan, kahit anong palit mo ng o-ring, bakit naglilik pa rin? Kasi halimbawa dito, ito yung end cap niya. Tsaka yung end cap niya hanggang dito lang yan. So yung line ng o-ring mo dito sa doon sa loob, banda dito. So dapat i-check mo, sukatin mo ito hanggang dulo kung saan banda yung ano, yung nilalapatan ng o-ring, at saka check natin kung merong gasgas. So, ang tanong ng iba, bakit paano ba iano? Paano ba i-repair natin ito kung sa side na ng line na ng o-ring niya is nagli-leak pa rin at saka may gasgas na. So, may option tayo, pwede tayong magkanal dito sa kabila. Kung okay pa sa dulo na side. Kasi hindi na natin magagamit dito sa loob kasi na kinain na ng kalawang. So, check lang natin mamaya. Ipahuning ko ito, yung loob, hanggang dito. Para matry natin kung pwede pang magamit yung o-ring dito. Pag hindi na magamit, mag-regrove tayo dito. Grove tayo muli sana sa kabila. Para dito naman siya magsisil. Sa nakita ko kasi, banda dito sa loob, okay pa siya. Pero, paglampas dito, yung line ng o-ring niya, yung sa linya ng o-ring, meron ng mga ano, tinamaan ng kalawang. So kahit anong palit natin ng o-ring, hindi yan magsisil. Kasi dapat yung nilalapatan ng o-ring is pino, walang scratch, para magsisil yung o-ring natin. Ito po, naalay na natin yung end cap niya. End mill na 8mm yung tira ko dito sa loob para mag-clutch at saka makuha yung ano, yung kalawang sa loob. Meron kasi yung mga sira ng mga CO2 natin na hindi kayang kumpunihin lang ng liya-liya, kailangan talaga i-machine. Ayan, nag-tap na sa loob, so mamaya pag-ikot nito babawasan na natin ng konti para magiging brand new ulit. Konti lang. Ayan, makita niyo yung mga kalawang dito. Yan yung ano, rason kung bakit hindi magsisil yung inlet valve nyo. Pagkatapos nito, mag-grove ako dito sa kabila para sa bagong o-ring natin. Kasi yung sa loob ng tube, meron ng damage. Siguro matagal na yon. Dulot ng ano, ng kalawang, kaya mag-regrove muna ako. Papalitan ko yung size ng o-ring niya sa medyo maliit, medyo manipis. Ito kasi yung o-ring na may marami tayong stock. Kaya pwede rin natin itong gamitin kasi mag-grove tayo. Yung purpose na manipis yung ginamit ko, kasi balang araw, in case na wala na tayong stock nito or wala na tayong mahanap ng ganitong o-ring, pwede pa nating i-groove ulit para sa medyo makapal na o-ring. So yung size nito nasa 2.68 yung kapal niya. So mag-groove tayo dito ng 2mm. So magkabilaan yan, magiging 4. Magiging minus 4 yung end cap natin. Halimbawa, nasa 16.17 minus 4, magiging 12.17 siya yung finish ng groove natin. 12.17.
natin yung O-ring kung mag-asya sa group natin. Kung medyo mahirap ipasok yung O-ring nyo, gamit lang tayo ng tali. Pag ganyan. Ayan, mas madali. Nakalipat natin sa kabila. Ayan. Yung ID niya is 16.5. So, gagawa tayo ng overall na OD nito na 17. Ito, nasa 17.34 tayo. So, bali may 0.34 pa tayo na kukunin dito. Konti lang nito. Sukatin natin ulit. Ito na, 17.06. So, pwede na ito. Kasi yung ID niya is 16.5. Pwede na natin ipasok ito. Ito na. Nag-grove na natin. Ayan. May O-ring na siya. Yung lumang nilalagyan ng O-ring, hindi na natin ito magagamit. So, dito na tayo naglagay ng O-ring. Kasi mas okay pa dito yung side nito. Kung gusto mo talagang gamitin yung sa dulo, so, kailangan siguro magbawas tayo dito. Pero marami na yung, ano, kailangan nating trabahuin dito pag pumutol tayo at saka magbawas. Ito lang yung kailangan natin. Mag-regrove lang tayo dito sa bandang dulo ng tube. Bale, dito yan mag-a-align mamaya. At saka papakita ko sa inyo yung sa inlet valve niya, yung nilalapatan ng O-ring. Ayan. Flashlight. Ayan. Kita nyo ba? Makintab na. Oh, makintab na siya. Yun yung pinaka-importante yung sa dulo. Yung sa gilid ng mga kalawang, matatanggal din naman yan. Punasan lang natin. Scotch Brite yung gagamitin natin para matanggal yung kalawang dito sa gilid. Tsaka itry natin ipasok at tsaka subukan natin kung hindi na siya maglilik. Ito na, ibabalik na natin yung inlet valve niya. One-way valve ito. May O-ring, may spring. Dapat lang isentro natin yung ano yun sa ilalim. Sa butas niya. Ayan. Tsaka yung pakip niya. Balik lang natin. Subukan natin ipasok. Ayan, swak na swak. Ito, hand tight lang ito. Hindi mo kailangan i-vice grip ito. Ano, subukan na natin. Kargahan na. Ano dong? Kargahan na dong. Sa pag-leak test, halimbawa, kadalasan kasi kung yung mga laruan natin na ayos na natin, na sa tingin natin na ayos na, minsan nauunahan tayo ng excitement, minsan na kakalimutan natin yung mga importing bagay na dapat nating i-check bago tayo magkarga ng CO2. Naranasan ko din yan noon, yung nagsisimula pa lang ako, sobrang excited ko. Pwede kang madisgrasya. So, para sa atin mga bro, kailangan na natin safety muna. Check muna natin mga ilang beses yung part na to, kung okay siya dito. Kung sa PCP, kailangan i-check nyo lahat. Marami tayong dapat i-check basta PCP yung ano natin. Mas delikado kasi yung PCP. Kasi marami siyang parts. Halimbawa, niluwagan mo yung ano, yung gauge. Kailangan mo talagang higpitan yon. At saka, lahat, check mo ng mga kailang beses kung okay ng lahat before tayo magkarga. Lalo na scuba tank yung ginagamit natin. Ito, CO2 lang ito, pero check pa rin. Ugaliin lang natin para safety tayo. Yan. Ready na.
Yung o-ring dito sa CO2 natin parang lumalabas dito. Ay, yung ano. Kailangan itong palitan sa sunod na magpa-refill yung mayari. Hiniram na natin ito. Subukan ko kung mayroong laman. Ayan, may laman. Oh, ito na. Moment of truth naman ulit. Subukan natin kung maglilik pa siya. Gamit ulit ng brush at saka dishwashing liquid. Ayan. Dito muna tayo sa malaking o-ring. Dito sa dulo. Ayan. Paisa-isa lang tayo mag-check para hindi tayo malito. Kasi pag nilublob mo ito, minsan mahirap siya hanapin kasi dalawa yung tinitignan mo na ano, na kung saan siya naglilik, kung saan o-ring siya naglilik. Ayan, okay na siya. Ayan. Wala nang leak. So, yung inlet naman dito sa dulo. Pupunuin natin. Ayan, puno na siya. Pero hindi siya nagli-leak. Okay. Focus natin. Ayan. Wala na, ayos na. Isang tirahan lang. Ayan. Okay na mga bro. Ayos na yung CO2 ng kaibigan ko. So, wala nang leak. Ito, i-drain ko mamaya at saka tatanggalin ko yung pumasok na ano, na dishwashing sa loob para hindi siya papasok sa loob ng ating tube. Yan, mga bro, dapat hindi natin ilublob. Ito lang, brush lang at saka dishwashing liquid. So, hanggang sa muli, ayos na yung CO2. Bye-bye!